For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amo na, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sabay-sabay. Therefore, opportunity, let us do good unto all men, especially unto them that are the household of faith. Okay. Let's pray, Lord. Salamat po sa yung mga salita na pag-aralan namin. Muli, Panginoon, especially sa mensahe niyo, Lord, yung katapatan, the fact na hanggang ngayon, Panginoon, ay nililid niyo kami. Ito lang aming inaaral, yung salita, kung paano namin isa sa ayos ang aming buhay, paano nang gagawin, yung mga plano namin, execute, paano ito execute, paano, ano yung gugustuhin namin gawin sa aming buhay, andito po lahat sa inyong salita. So I pray na ganoon din po, Lord, as usual, Panginoon, gagabayin niyo po bawat isa, yung dahil puso't isipan, mag-grasp namin, especially ang pinaka-mensahe talaga ng aming pag-aaral ngayong umaga. At ilang po, Lord, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So pray natin itong mic ko, ha, ano, o sakali, di wala. Meron naman ako ano, recording. So, good morning sa lahat. Good morning. Okay ba kayo? Ating mensahe ngayon, title po natin ay Overtaken in a Fault. Overtaken in a Fault. Sino nag-drive dito? Hindi, ang ating subtitle is Spiritual Restoration to Brethren. Okay, so yun nga, sino nag-drive? Nag-overtake ba kayo? Isang kailangan. Eh, define natin muna. Again, ang ating objective is that the brethren may help para matuto tayong mag-restore. Isa yan sa mga trabaho natin. Alam natin soul winning para maligtas ang mga tao. Pag nagkatapos maligtas, tapos na ba? Hindi pa. Ang dami pang bagay. So, i-disciple mo yan. Pag andyan na, alam niya na yung kalooban ng Diyos, ginagawa niya na, kailangan manatili siya. At pag minsan may hiccups mo na yung tawag, di ba? Ibig sabihin, okay na eh. Sa paglakad, parang natisod ba? Ganyan. Paano yun? O hindi lang natisod, talaga. Kasi kasalanan niya rin. Amen? Anong gagawin natin doon? Tawanan mo na lang? So, hanggat maaari. So, medyo advanced tayo po ngayon, mga bata. Ha? Pero hindi rin ito ganun kahirap intindihin. Kasi nga, kayo, sinaga kayo ng magulang nyo, naranasan nyo, maayos, hindi, kapaluin, may kamali, okay, may pusa, kung ano man yan, kailangan mayusin, di ba? So another day, today is another day, ika nga nila, nagkamali ka kahapon, eh tapos na yun, okay. So kaya sabi dito, define mo natin yung mga ibang bagay, ha. So, may objective natin, matuto tayo, hindi tayo yung tipong parang sa church competition. Okay? So, isa sa mga importanteng gawain natin, pag natulungan lang silang maligtas, ligtas na sila, malakas sa kalooban ng Diyos. Pag nawala sila sa kalooban ng Diyos, paano yun? Tulungan natin makabangon. Amen? Amen. So, again, may, sabi nga, medyo advanced to kasi dito gawain ng lahat ng tao. Yung iba, hindi kaya. To the point nga iba, tatawanan pa yun. Nangyayari talaga yun. Kahit sa mga school nyo, di ba? Dating top 1, tapos naging, ano nangyayari? Tatawanan pa. Eh, hindi nga. Magbabaw ka pang Kristiyano, ganun tayo eh. Kala mo, ang buhay, ganyan. Unahan lang. Tapos pag ikaw nasa top, yay! Pag wala ka na, pakamatay ka. Hindi, ganun. Okay? So, naalala ko tuloy yung ating preaching sa mga gera-gera, di ba? Naalala ko tuloy. Tabi nga yung babad. Hello. Okay lang. Naalala niyo yung aking kwento sa mga Japanese. Yung isa sa mga ginagawa nilang mali, yung ginagawa nilang mali, palibasa mga pride eh. Ginagawa nila pag may general, kahit sino pa yan. Pag nagkamali ka, talaga nagkamali ka ng usta, yung ginagawa nila. Pakamatay sila. Alam niyo ba yun? Kamikaze. Kung di niyo alam, iba pa yung kamikaze. Yung kamikaze, ano naman yun? Suicide. Pero may gagawin sila. Pero itong mga to, pag nag-failure na talaga sila, failure sila sa buhay, pakamatay. So, tama ba yun?
eh, fail yun sila eh. Hindi, kasi di ba, nakumpara natin sa mga sa US naman, ang ginagawa nila, kahit mag-fail ka, di fail ka, ang gagawin nila, pwedeng ma-demote, pwedeng malipat ng project, pwedeng malipat ng ano, pero nire-restore nila yun. Inaalaga nila yung tao for the sake ng kanyang experience din. Kasi makakatulong pa rin yung experience, kahit yung failure niya. Sa amin, ginagawa kasi yun sa company, no? So, may mga ano kami ginagawa doon, dinodocument natin. Anong mali? Pag ikaw yung nagkamali, nakakaya. Pero, kailangan mo i-document yung nagkamali. Anong next na yung nagagawin mo? Di ba? So, ganun yun. Importante yun sa company, importante yun sa church, importante yun sa buhay natin. Amen? Kaya huwag magpapamatay, ha? Habang ito, medyo tayo strict sa mga young people. Kasi, yun nga, yung nabuntis, di ba? Parang gugu ang buhay niyo dyan, tsaka pangarap niyo. Yan ang sinasabi ba natin na wala ka ng pag-asa? Pero bakit ang preaching natin ganun? Para umiwas kayo. Di ba? Para hindi nyo na gawin, hindi nyo na i-desire na ipagpalit yung perfect will of God sa walang kakwenta-kwenta naman na gusto mo lang mauna. Ay, nauna ako eh. So what? Di ba? Ngayon, sasabi natin, kung gusto yung mag-asawa ng maaga, mag-mature kayo ng maaga, walang problema. Alam mo, ako lalo. Ngayon, yung mga anak ko, alam ko yung masakabuti sa kanila. Pero, ang alam ko, mas bata, mas hindi pa yan ready. Okay, naghahanda ka pa lang eh. Hinahanda ka pa yung sarili mo financially, emotionally, physically. So, kaya sinasabi natin, mga batang babae, ano ba yung mga recommended dyan? Mga at least 23 years old pataas. Okay? Lalaki, walang limit. Kaso, maganda rin, gusto makarami, magsikap ka na agad, di ba? Talagang nangangarap ka na mag-asawa agad, magsikap ka na maaga rin para handa ka na rin na maaga, mag-asawa ka na, mahala ka na. Okay? So, yun. Nakapunta doon. Yun, sa kamikasi. Hindi kamikasi tawag doon. Anyway. So, importante na kung ano man yun, papakamatay sila dahil sa failure. So, alam ko, inalis na rin nila yun. Anyway, so, merong lugar sa buhay ng Kristiyano na pwede siyang ma-restore. At dapat, napakadalas nito. Sino sa inyong may kilala sa Bible na hindi nagkamali? Meron. Hindi na isulat. Di ba? Matulad ni Nino. Si Joseph. Si Daniel. Si Job. May konting pagkakamali si Job. Nagreklamo siya. Si Daniel talaga parang wala eh. Di ba? So, meron din ang masulat. Lahat siya nagkamali. Si David. Solomon. Yun nga lang yung exemption. Kasi lahat siya nagkamali na. Imagine mo, pag nagkamali ka na, magpakamatay ka na. Diba? Sabihin sa iyo ng asawa mo yun, o kaya tatay mo, sakit mo. Hindi lang masakit, talagang parang may mali dito. Kasi lahat tayo dapat kailangang ma-restore, okay? So again, kahit sa kapanig ganun, hindi mo gustong mag-resign ka na agad. Sinong gagawa ng gawa niya? Sir, diba? So ganun din sa church, ganun din sa gawain natin. So kaya, mag-usapan natin ngayon, paano i-restore, okay? Yung mga bata pa, makinig lang kayo, okay? Pag-usapan natin to. Medyo, ano. So, pag sabi spiritual, ibig sabihin, sa patungkol sa buhay spiritual. Merong iba successful sa career, pero bagsak na sa spiritual. Hindi na nag-church. Pero yung business, boom! Pero, spiritual, asa na ba yun? Ligtas ba yun? Ligtas naman, pero malungkot yun. Hindi ka, wala ka sa church. Okay? Pag sinabing overtake, ibig sabihin lang is naunahan ka. Okay, ganito tayo. Kaya tayo nagpapakabanal, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo umiiwas, nananalangin tayo, binabango natin ang ating sarili sa panalangin, ating mga anak, ang isa't isa. Parang hindi tayo maunahan. Ibig sabihin, ito yung kasalanan, ito sa Satanas, gusto tayong overtaken. Dapat tayo yung mas mabilis. Hindi mo ginagawin sa sakin yan, ha? Pero sasakyan ko si Bud, defensive to eh. Ewan ko lang din. Pero ako, sakto lang. Hindi natin gusto yun. Inaganan lang tayo, di ba?
Kaya sa kasalanan, hindi talaga dapat tayo maunahan, okay? Kaya lang isasabi sa mga young people, nagmamature ka na yung katawan mo. O bae, di ba? Yung lalaki. Nagmamature yung katawan mo. Later, magiging nanay-tatay ka. Tapos yung utak mo, hindi nagmamature. Naunahan ka ngayon. Di ba? So, dapat yung maturity mo, huwag mong paghintayin. Lalo kayo, mga bata ba, inutulong lang yung salita ng Diyos. Di ba? So, huwag kang pa-overtake, ha? Huwag sinabing fault, kasalanan, or hindi masyadong kasala, pwedeng hindi rin kasalanan. Ibig sabihin lang, pagkakamali. Fault. And then, mention natin yung reprobate. Ano yung reprobate? Yung reprobate, wala nang pag-asa. So, i-restore mo pa ba yung reprobate? Kaya nga, di rin na-accept dito yung mga bakla, no? Unless yung mga bata na pwede pang may pag-asa pa. So, pag reprobate na yan, hindi na yan ni-restore, okay? Reprobate na. Yun ang meaning na reprobate. Wala nang pag-asa. Wala na siya pag-asa sa Diyos. Ba't mo pa siya bibigyan ng pag-asa sa iyo? Okay? And then, restoration verses. Ngayon natin yung mga medyo ano lang po ito, mga very common. Yung iba, hindi masyadong common, pero maganda ang aralin natin. Sabi dito sa Psalms. Psalms 51. Very famous po, di ba? Ito ba yung nagkasala si Psalms 51? Sino to? David. Alam niyo yung ginawa ni David, ha? Huwag niyong gagayain si David. Pero matindi yung kasalanan niya. Talagang talagang nirebuke siya ng Panginoon at pinarusahan. Amen? Pero ito yung kanyang panalangin sa Diyos. So yung kaligtasan ng kaluluwa, hindi na yung mawawala. Pero may nawawala sa atin pag tayo yung nagkasala at medyo matindi. Ano yun? Nabanggit ko kanina, yung tatay, di ba? Ano? Hindi na kayo close dati. Tay, alam mo na, alis ako. O sige, hindi na ganun. Mawawala yung tiwala. Nakawan mo ko na, kinupitan mo. Kinupitan mo ng maliit lang. Wala nang tiwala sa iyo. Amen? So, kaya ang panalangin ni David is, sabi niyo, pakibasa po, ready, go. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy praise. Okay, so again, di yung salvation na wala, yung joy na wala. So, katulad ng kahit anong relationship, pag may kasalanan na nangyari, mahirap ibalik yung tiwala, mahirap ibalik yung kasi yan, of course, di ka lang pwede maging plastic. So ngayon, in-stack tayo, sabi, basta ano, dapat yun ay, but hindi ganun. Hindi pwede utusan yung, kahit, nari, yung naalala kong illustration ng isang pasto, parang, ano ba yan? May ginawa sa kanya, siniraan siya. Tapos sabi pa naman sa kanya, i-approach mo yun, sabi mo, in-offend ka, ikaw ngayon yung unang pumunta, yun dapat eh. Pero mahirap ngang gawin yun, kaya nga tayo inutusan sa Matthew 18. Yun ang tama, pero hindi natin readily kayang gawin yun. Kasi inoffend ka nga eh. Diba? So, mahirap ma-restore yun, pero kailangan restore, especially yung mga, alam mo na, anak, sa tatay, sa church. Dapat ma-restore yan unless gusto mong di maging masaya. Okay? Kaya ang, sa Diyos naman, sabi ni David, ang kanyang request, restore na yung joy. Amen? Ligtas nga siya, hindi naman siya masaya kasi nagkasala siya. So, yan. And then sa Isaiah 57, medyo ma... Ito naman na medyo malalim kasi... Pero ibilisan ko lang po, yung context sa Isaiah 57 is, alam niyo naman, nagkasala din ang Israel. Amen? That's nating inaano yan. So sa Isaiah, yung pusa niya, talagang boom! Talagang biyubog-bog sila ng rebuke. Okay? Pero ang maganda dito, lagi na lang bang ganon? Forever na ba yung sermon na lang? Sermonan forever na lang? Hindi. So sa Book of Isaiah, kahit sa Jeremiah, Ezekiel, andun lagi yung hope. Okay? So kaya sabi dito, I have seen His ways. Ay, pakibasa po. Ready, go. I have seen His ways and will heal Him. I will lead him also and restore comforts unto him and to his family. Okay, so yung pangako sa kanila po, okay? Though later, makikita natin dito, hindi lahat mangyayari sa kanila. Sa buong
Kachid of Israel mangyayari yan, pero iba kasi namatay na in the process ng kanilang kalokohan at yung iba pinarusan. Pero ang pangako ng Panginoon dito, siya ay, nakita niya yung kalokohan niya, pero siya ay gagamutin. No? Kaya ako ay may konting sugat lang dito kasi nandun pa ako, nag-basketball tayo, di ba? Kaya, nakikita ko ulit yung sugat, unti-unting gumagaling, pero masakit sa umpisa, lalo na nung kailangan na sugatan, di ba? So, pero unti-unti yan, unti-unti. So, ganun ang paghilom ng Diyos. Huwag kayong magmamadali kung sakali talagang nagkasala ka, tapos gusto mo, kinabukasan, naghahanap ka sa Diyos ng, patawarin mo na ako ngayon na. Kasi mga kapatid, lalo pag in-offend mo, kahit tao, in-offend mo, gusto mo patawarin ka ngayon na. Di ba sabi ng Diyos, patawarin mo ako? Tama yun, pero hindi kayo magdi-demand nun. Wala ka dapat na mag-demand. Hayaan mo ang Diyos maghilom sa inyong sugat. Okay? Tsaka ikaw, pag ikaw yung nagkasala, ikaw yung dapat lalong nagtsatsaga at naghihintay. Okay? And I will lead him also and restore comforts unto him and to his mourners. Okay? Jeremiah, ganun din po ito sa Jeremiah 3. Ito naman yung alam niyo kay Jeremiah, sa panahon nila is yung Israel ay, o yung Judah, ay nagkasala din. Paano yan, nagkasala? Okay, sabi dito, paibasa rin niyo. Return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, ye come unto me. For thou art the Lord our God. Okay, ganda nito, no? So, sabi dito, lagi siya sabi ni Pastor dito, no? Sino din nag-backslide dito? Kasi minsan may mga nire-restore din. Ewan ko pa naman sa akin, may mga malakas mga asal. Diba? Wala, sige, minsan normal siguro siya magkakapatid, di ba? Man, buhay ka pa pala? Ganun, di umatid ng dalawang buwan, tatlong buwan, limang buwan. Tapos sasalubong sa'yo, ganun. Kaya sabi ni Pastor, sino pa di nagbabackslide sa atin? Minsan nagbabackslide tayo isang oras, dalawang oras, di ba? Salamat na lang kung consistent at isang pag-attend, di ba, Nel? Amen, di ba? Sabi dito, kaya yung backsliding, marang lokohan yun, yun. Oy, backslide, backslide. Eh, totoo yun, nasa Bible yun, nangyayari yun. At kayo man, ay, nanapanood tayo sa YouTube, di ba, yung ano, nagpapadula sila. So, bakit mahirap? Ba't nagbabackslide? Kasi minsan may pinagdadaanan. Ngayon, mahirap ang buhay Kristiyano. Ano dapat gawin natin? Para kanina sa karirang, mauna ka. Hindi yung, alam mo, nakikita pa lang, malayo na, paakyat yun, hindi ka naghanda. Ngayon, kahit paakyat yan, kung malakas ka na, papunta ka doon, nakita mo na malayo pa, malakas ka na. Pag andong ka na mismo, hindi ka na mag-backslide. Kaya mo na eh. Yan ang problema sa atin, yung iba nga ganun, mahina. Eh, service na naman, preaching na naman, alam ko na yan eh. Alam mo lang yun, sino nagsabi? Ikaw. Oh. So, anyway, nangyari na sa Israel yun. Pero maganda dito, sabi ni ng Panginoon sa Allah, return! Okay, ganun yan ha, mga bata. Pag ikaw, ha, si Rain, ano bang ano? Kunwari, nahilig ka na naman sa games. Ayan ang ano yung temptation ng mga bata ngayon. Ang sarap mag-games, libre lahat. May konting advertisement lang, pero libre. E nung panahon namin, lahat binibili. Okay? Diba, Papi? Maganda dito, pare-pareho lang naman yan eh. Kunwari, mananalo ka, matalo ka, pagalingan ka na. Huwag niyo pagpalit yan sa church. Amen? Amen. Ngayon, bata kayo, di sige, maglaro kayo sa tamang oras lang. So yun, so nag-backslide si Rain, balik ka lang. Diba? Yung nasa sabi natin sa yung mga hindi, yung pinupuntahan natin, misan, sasabihin, nahihiya na ako, basta rin. Balik lang! Kung asarin ka ng kapatid, deserve mo yun. Una. Pangalawa, hindi tama yun. Okay? Kasi dapat, may obligation din sa'yo na I restore ka niya. Pangatlo,
hindi naman siya ang Panginoon mo. Diba? So, kung ina-expect ng Diyos na bumalik ka sa Kanya, pag nagkamali ka, it's between you and the Lord. Balik ka lang. Tanggapin mo lang ang pang-asar. Kaysa naman, mag-continue ka sa walang nakwenta-kwentang buhay na wala sa Panginoon. Amen? Amen. So, kaya sabi dito, ang Diyos mismo ang maghihilom sa'yo. Diba, dati tamad na tamad ka. Pero nagsisikap ka ngayon na i-please ang Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Pababayaan? Hindi, siya mismo yung gagamot sa'yo. At sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. Pero totoo din yun eh. Kung talagang ano ka, di ba? Talagang, eh ganyan nga yung mga athlete eh, di ba? Alam niyo yung athlete, di ba? May papasubok pa dito yan eh. Si Pacquiao. Titigas yan, okay? So ngayon, tinamaan ka dyan, lalakas ka. Amen? Next, isabi dito naman sa Jeremiah 30 pa rin. Okay, itong Jeremiah 30, ito yung place ngayon na medyo positive na. Yung, okay? Ito na yung mga pangako sa kanila pwede mangyari at dapat mangyari pag sila'y bumalik sa Panginoon. Okay? Sabi dito sa 17, ready, go. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord. Because they call thee an outcast, saying, this is Zion, whom no man seeketh after. Okay, naintindihan nyo ba? Ang sakit dito matawag ng outcast. Alam niyo, outcast? Sa India talaga may ano sa kanila. Mga caste system kasi nung dati. Wala lang ngayon. Diba? Outcast, ibig sabihin. Anong tawag doon? Ayaw namin sa'yo, di ba? Anong tawag doon sa Latin? Latin ba yun? Persona non grata. Alam niyo? Ganun-ganun. Hindi ko makalimutan sino ba yung ganun sa Davao ba yun? Yung ano, yung comedian. Nabalitaan ko lang kasi yung time na yun. Natawa lang din ako kasi. Ano yung persona ng grata? Gusto yung mahawa yung baba na ano, yung malala. Parang sa Davao ata yung sabi ba naman. Ang gaganda ng mga ano dito. Mga babae dito kaso yung mukha daw hindi pero sexy daw ah. Hipon. Eh, papatawa lang eh, kaso sabi ba, siyempre na-open yung mayor ata, sabi, loko-loko to ah. Oh, sige, simula kayo, hindi ko na pwede dito. Mababaw pa yun, gusto ko lang kayong patawalin. Eh, paano kung talagang, ano na kayo, pinagbawal kayo, di ba, nangyayari yun. Pag matindi yung kasalanan ginawa mo, okay? May ginanan na ba tayo dito? Mga bata lang, pero may, ano sabi ko lang sa kanila, kung sorry lang kayo, okay na yan, mabata makulit. Pero ang hirap doon, no? Outcast, ganun po nangyari sa Israel, sa Zion, kasi nga, loko-loko sila, sumama sa Diyos-Diyosan, sila anig sa Diyos. Pero ano yung sinabi ng umpisa? Kahit outcast ka ngayon, masakit kung sa masakit, pero reality. Amen? Pag ikaw ay bumalik sa Panginoon, sabi, I will restore health unto thee. Yung sabihin, kung dati kang masigasig, i-restore niyo yun again, unti-unti po yan. Tandaan niyo yan, ha? And I will heal thy wounds. So, pwede natin apply sa atin yan. Yung mga nasaktan ako, ganito sinabi sa akin. Diba? Eh, ganito ba sa inyo? Kaya ako, ino-observe ako kayo, lalo kayo, mga bata, buti, bata pa kayo. Yung mga adults, ano yan, eh? Minsan, pag nagsugat yan, malalim. Eh, mga bata, kahit physically, madaling gumaling, diba? Pero, ingatan niyo yung mga pagkakaibigan niyo. Kailangan niyo ng kaibigan later, okay? Pero hindi ganun kailangan. Pero kailangan nyo pa rin. Mas maganda. Next, sabi sa Hosea 14. Ito lang po yung mga some verses sa restoration na ang Panginoon, nakita nyo naman, ang nag-initiate, di ba? Ibig sabihin ang restoration, para sa mga kapatid, hindi po yan something na optional. Okay. Sabi mo, kayo ganyan, pero kami hindi na. Pag ikaw yung nagkasala, paano? Diba? Golden rule. So, paibasa, ready, go. I will heal their backsliding. I will love them freely. For my anger is turned away from okay, me. So ganun din po, yun naman ang kwento sa Israel eh.
Then Micah 7:19. There you go. He will return again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities. And thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Okay, isa yan sa mga... So, hindi pa natin nabanggit yung mga forgiveness, pardon, mercy topic, ha? Sa ibang topic na yun. Pero kasama po yun. Kaya, bago magkaroon ng restoration, may forgiveness, may mercy, may kailangan mo rin mag-sorry. Amen? May pardon. Ibig sabihin, alam niyo yung pardon, di ba? Bagay, yung unbiblical naman yung ginagawa sa ating kulong, eh. Pero kahit pa paano, alam nila, tao rin yan, kukulong mo forever, hindi. Kaya, ang ginagawa nila minsan, may, mga rules nila doon. So, pinapardon yun. Ito, total. Mabait naman to. Pinapakawala na. Okay, sa atin, ganun din dapat. So, ngayon, nakapag-aaral natin, how to properly help restore a brother or sister. Kung nangyari na, andyan na. O, ikaw mismo. Pwedeng ganun. Again, alam niyo yung golden rule, di ba? Ano yung golden rule? Do unto others as you would have them do unto you. So, napakagandang ano, kasi nga, minsan di mo kailangan maging doktor, abogado, kabisaduhin lahat ng batas. I-apply mo lang sa sarili mo yung bagay na sa ibang tao. Maintindihan mo yun, okay? Kaya doon tayo ngayon, paano tayo mag-restore? Kasi ito, hindi na madali. Kasi, nakikita natin mamaya. So, balik tayo sa ating text, sabi dyan, Galatians 6. So, paano natin siya i-restore? Basta-basta na lang ba yun? Eh, basta nagkasala eh. Diba? Ngayon, again, kung reprobate, ha, out of the question yun. Nakita mo, trash, basura talagang tao. May ganun tao din. Kaya yun ang mahirap sa atin, no? Sa church, si pastor. Iisipin niya, alamin niya lahat yun. Ito ba tao to? Basura. At dapat itapon. Diba? Yun nga, pag-reprobate, eh, hindi siya dapat dito. Pero, again, kung na-identify natin, hindi naman reprobate, actually, inuutos sa tayo ng Diyos para i-restore yun. Okay? Pero mahirap. Okay, kaya alam natin ngayon. Paano yan? So, number one, sabi dito, brethren, if, okay, hindi naman lagi ito. At ang pinag-usapan ng kasalanan dito, hindi lahat ng kasalanan, ha? Okay? Na-late si ano, ganyan. Hoy, restore natin. Di ba na-restore? Mababaw lang yun eh. Ito pong mga kasalanan na binabanggit dito, ito yung matindi. Yung makakasira. Pag siya ay nanatili sa church, nakakasira siya. At katulad niya kahit saan, nagtatanim ako sa taas eh. So, minsan nagkakahawa-hawa eh, sabi nga nila, di ba? So, ang kailangan gawin, pag talagang sira, itapon. Okay? Kung ma-restore pa, i-restore natin. Okay. So, yeah. So, paano natin gagawin ito? No, number one, sabi dyan, brethren, if a man be overtaken in a fault, so, nangyari na, mali, kasalanan, nakakasira. Anong gagawin natin? Ye which are spiritual. So, number one, ano, be spiritual. Kasi hindi sinabing sa lahat. Nakita niyo ba yun? Kung ikaw, carnal ka, bata ka, hindi ko ina-expect na ikaw yung mag-restore sa kapatid kasi wala ka pang alam. Mamaya, pag-aaralan natin, delikado pa sa iyo. Amen? Well, may nakita ka dito ng yun nga, mahilig magmura. Okay, pasimplihin muna natin, ha? Di pinagalitan ni pastor, siyempre. Sasamahan mo pa ba yun? Ano, paano yan? Diba, so ang gagawin mo ngayon, kung pinagalitan na siya, o pinaparusahan na siya, anong gagawin mo? Kung hindi mo kaya siyang i-restore, umiwas ka na lang. Okay, mamaya, pag-asabihin din natin dito yun eh. So, number... Ayun na nga yun. Sabi dyan, considering thyself, lest thou also be tempted. Pag may isang backslider dyan, nakakahawa po yan. Ang sasabihin niyan, anong sasabihin niyan sa palagay niyo? Depende nga kung nagpaka-humble, agad. Eh, karamihan dyan hindi, pag medyo matindi ang kasalanan nga. Depensa mo yung ginawa mo, hindi naman tumali eh. Eh, ngayon, kung mag-boyfriend ako. Sino ka ba? Tatay ba kita? Ganun ba? Hindi basta-basta yun.
Kaya yung nakita ko sa church namin, gano'n, parang si Pastor, ingat yun, hindi yung basta-basta, nagtatanong yun, natanongin niya lahat ng pwede yung tanongin bago siya mag-decide. Ano ba yan? Gano'n, okay? So kung hindi ka spiritual, magpaka-spiritual ka. Gaya din ba tayo, hindi to trabaho para sa lahat ng Kristiyano. Pero, kailangan mong gawin yun. So, kung hindi ka pa ganun, edi magpaka-spiritual. Aralin mo, huwag kang mag-judge agad. Ito mga anak ko, minsan, ganun yan eh. Mag nagkakaasara, napagalitan yung isa, aasarin yung isa. Asar din ako pag ganun. Huy, huwag ka na, pinapagalitan na nga, tapos sasawsawan mo pa. Natutuwa ka ba na ganun? Pinapagalitan yung kapatid mo na isa ka pa? Ngayon lang siya pinapagalitan, pero hindi mo gustong pag ikaw yung pinapagalitan, kagatungan pa, di ba? Nakikinig ba mga bata? So, ganun po yan. O yan na ano na. So, una, maging spiritual ka, huwag kang makikidali ba? Makiki, sausaw, makiki, ano yung term? Makiki, manghihimasok, wala ka namang alam. Sulsol. Sulsol. Ngayon, kung may alam ka talaga, bigay mo lang informasyon sa tamang tao. Ganyan yan. Basta pa ito, ganun ang kanyang ano. Keep the pastor informed. Lagi niya sinasabi. Nilagay niya nga sa pintuan niya. Kasi pag di alam yung pastor, paano siya mag-decide na tama? Tapos mag-iirig ka, ay, mali yung ginawa ni pastor. Hindi niya alam eh. So, yung mga mahihina, sabihin mo lang, huwag kang sinungaling ha. Kasi apektado maraming tao, lalo pag mga ganyang sensitive na topic. Amen? Yung nag-uusapan natin spiritual, yung iba pwedeng matanggal, yung iba pwedeng ma... Alam mo na, huwag kang sinungaling. So, nangyayari, kahit mga bata, napansin nyo ng ibang bata, sobrang bata dito. So, simpleng bagay, sumbong, nakakairita na naman yun. Amen? So, consider thyself. So, number one, sabi dyan, number one is be spiritual under that. Ano sabi ng spiritual? Isa sa mga ano ng spiritual, meek, okay, humble ka. Hindi ako ito, nagkamali siya, ay, siya pala yung late ako, hindi. Uy, so, parang feeling mo ngayon, ano ka, di ba? Parang lamang na lamang ka. So, kung gusto mo siyang i-restore, dapat ano ka, intindihin mo ba? Kaya naman pala late, eh, 10 bundok yung tinatawid, eh, ikaw naman, isang dura mo lang, nasa church ka, yabang mo. Di ba? Nangyayari yun eh. Eh, doon asal tayo, pag ang lapit-lapit, tas late. O, syempre, tatanungin mo. Tatawa si Rin. So, di ba? Lagi ng tinti yan, ha, mga bata. Pero, konting konsiderasyon, yun ang sinasabi natin. So, may ka lang, ba't ka ba na-late? Eh, baka pinabili ng ano, mga ganun. Again, mababaw pa yun. Eh, paano kung matindi na? Ano yung matindi? Ayan, makikilala tayo, di ba? Ba't di ka na umuwi sa bahay nyo? Tinatanong lang natin. So, dyan kayo mag-decide ngayon, mga bata. Tsaka kayo, kahit sino kayo. Magsisinungaling ka ba sa pastor mo? Ako, naranasan ko yun. Ang dealing sa akin ng Panginoon doon, huwag ka magkakasala. Siya ngayon tutulong sa iyo, eh. Pag nag-decide ka na magsinungaling sa pastor mo, patay ka na. Parang ganyan ka na. Paganyan ka na. Kasi parang, sa Diyos, totoo naman ako sa Diyos, pero sa pastor, hindi. Really? So, wag na wag. Hindi ka papakilaman ang buhay mo ng pastor mo kung hindi makakabuti sa'yo. Amen? Kaya dapat, isa sa mga feature ng meek, nagtatanong ka lang, hindi ko yung magyayabang. Ako ganito ako, ikaw ganyan eh. Okay, in meekness, number two, under that, sabi dyan, considering thyself. Yun nga, spiritual ka ba talaga? Feeling spiritual ka lang. Alam mo ba yan? Kaya mo ba yan? O feeling ka lang? Or ano pa ba? Yan, yung mga nag-backslide yun. Sa amin kasi marami rin ganyan, mga faction-faction. Kay Cora pa lang, di ba? Sa Egypt, kay na Moses. May faction, hindi nawawala yan. Ang tanong, saan ka magsaside? Sa leadership o sa mga faction? Kung matinong leadership, sa mag-aside, sa leadership ka na. Kasi Cora yan, kung tigal na buti nga, hindi sila inubos eh. Alam niyo yung kwento ni Cora? Ang naubos yung mga kumampi sa kanya eh. Anyway, so yan, consider mo yung sarili mo, baka naman,
matangay ka din. Eh, lalo kayo. May mga kilala tayo dito dyan, di ba? Active na yun. Ako, naulungkot ako, naaalala ko yun. Active itong mga to, pati soul winning, sumasama, lahat na. Tapos na, huwag ko, nakakalabit nung sino. Ay, tayong dyan. Di ba? Dito ka na lang magpakalabit dito, pumunta sa Panginoon, di ba? Tapos, pagandong ka na, mag-asawa, kasi mahihiya ka nang bumalik. Amen? Sana maging matalino kayo, ha? So, consider mo yung sarili mo. Pag hindi mo kaya, inform mo lang sa church, ha? Si pastor, sa bahay nyo, yung tatay-nanay mo. Yung kapatid mo, kunwari, lolo ko lang, nagdadrugs na. Hindi mo isusumbong. Delikado yun, di ba? So, isumbong mo na. Okay. So, number one, be spiritual in meekness, consider thyself. Yan gusto kong sabihin dito, ano ba yung bad mong consider? Kasi ganito po yan. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa case ko, ha, magpastor ka, pag ikaw ay nag-restore ng tao, may recoil yan na tinatawag or may backlash. Okay? So, yan, may kilala kaming pastor, ganito eh, nangyari. May kaibigan siya, Calvinist. Pinagadala natin, Calvinist, di ba? So, pinili niya kaibigan niya, hindi dahil tama siya, pero dahil may ibang bagay sila pinagkakasunduan. Katulad na, may kaibigan tayong CCF. Kinakahiya ako ba yun? Kaibigan natin siya, kaibigan tayo sa kanya. Hindi natin siya pagsasalitain dito, okay? Pinagsalita ka pero seminar lang yun, okay? Pero hindi natin siya i-endorse dahil mali siya. Gagawin natin, kaibigan ako sa kanya. Naintindihan niyo ba yun? Ginagawa ko siya ng mabuti. Pero hindi kami close to the point na maapektuhan ako ng masama dahil sa pagkakaibigan ko. Naintindihan ba yun? So, nangyari doon sa pastor na yun, yun, dahil naging kaaway dahil doon. Kaya nag-iisip ko siya, mali ba to? So, ganun po yan. Pag kayo ay tumutulong, minsan, pag yung tinutulungan nyo, medyo, alam mo na, mahirap na case. Nali. Okay? May ginawang kasalanan, ganun. Eh, sa Bible, punong-puno ng ganun. Si ano nga lang eh. Banggit nyo kanina, si David, si Solomon, sa New Testament, sino? Yung woman caught in adultery. Naku, anong nangyari kay Jesus doon? Diba, tinira din siya eh. Diba? Kaibigan mo. Pok-pok. Dati. Pero still, maaalala nila yun, mga tao. Anong ginawa ni Jesus? Sige, huwag ka na. Tinitira nila ako, kaya ikaw ay aking kakahiyanan. Hindi tayo friends. Okay? Ganon din si Paul and Barnabas, Peter, tsaka Barnabas, naalala nyo sa Judaism natin. Hindi ako Gentile. Diba? Mali. Mali yung ganon. Alamin mo yung tama, spiritual ka, pero consider mo yung sarili mo, yung mawawala sa'yo, kung mawala ka ng kaibigan, ng support, kung pero ginagawa mo yung tamang bagay, gagawin mo ba hindi? Kaso may backlash yun, may magagalit sa'yo. Pero gagawin mo tama. Si Barnabas, ginawa niya yung kay Paul. Ano yan kay Barnabas? Pinagpala din siya. So, tandaan niyo si Paul, lalo na si Paul. Eh, si Paul ay loko-loko nung una. Pero, inakay siya ni Ananias, ni Barnabas. Alam na natin na nangyari. Amen? Kay Paul, ginamit siya ng gusto ng Diyos. So, importanteng ministry po ito. Mahirap lang talaga. Pero, kailangan natin gawin. Number one, dapat mag-spiritual ka. Number two, nako, hindi tayo mag-ano mamaya. Anyway, number two, sabi niya sa verse 2, sabi, paibasa po, ready, go. Bring you one another's burdens, so fulfill the law. Okay, bakit niya sinabing pagkatapos niyang mag-restore, subukang restore, nagkasala, ba't niya sinabing bury? Kasi po, mabigat nga po. Amen? Pag ikaw tumutulong ka, mabibigatan ka. Kaya karamihan, isasabihin nila, eh, ayoko nang tumulong. Diba? Imagine mo, ito, yung mga lalaki, kasi napansin ko sa inyo, umiiwas na kayo eh. Eh, mga upuan lang yung bubuhatin nyo, lamesa. Nakain naman tayo, diba? Pero minsan, ayokong makabuhat. Hindi, tabaho natin yan. Yung mga babae naman, maghuhugas na, biglang aalis.
Okay, mag-ano kayo dyan? Toka-toka kayo. Okay, sino bang pinaka-ate dyan? No? So, tumuan mo din. Salamat yung iba, nag-uugas-ugas. Trabaho yan, eh. Makibuhat kayo. Amen? So, ngayon, balik tayo dito. Yung mga kapatid, ang hirap tulungan kasi loko-loko din. Nagkamali. Kaya nagsisi. Nagagawin natin. So, kaya kailangan, number two, be ready and willing to bear. Kailangan mo buhat at mabigat yan. Yung usually mong di ginagawa, magpaliwanag kung kani-kaninong tao, gagawin mo yan. Kasi gusto mo tumulong. Amen? Kasi kailangan eh. Eh sabi dyan, hindi yan madali, pero it is the will of God. Sabi dyan, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So again, ang ginagawa ng Panginoon, magligtas. Hindi natatapos doon. Amen? Yun ang pinaka-importante, pag magkakapatid na tayo, inaakala ang salita ng Diyos, pinufulfill ang salita ng Diyos, kailangan natin ng mga sama. At pag isa dyan, nasugatan, ano gagawin natin? Mamatay ka na dyan. Tinamahan ka ng bala eh. Hindi ganun, kahit mga sundalo po, alam nila yun. Takot din sila, pero pag andyan eh, damay-damay yan. Kahit sundalo, ginagawa nila daw pag na, ano, hindi na makakalaban, ano gagawin nila? Kahatakin nila yung sino mang, ano, magpapagaling. At pagbalik nun sa gera, ano, mas matapang yun. Sana. Okay? Oh, kung talagang ano ka, yun, mga kahit tao na yung mga sundalo, ganun sila. Tapos sinagip sila nung kasama nila. Bandang huli, babalik yung sa gera, kung kaya niya pa, mas matapang yung may experience na. Amen? Yan ay kalooban ng Diyos. May question ba kayo dyan? O lahat na nagkasala dito, talsig, walang babalik dito, walang matitira. Alam niyo ba yun? Ngayon, again, iba-iba yung iba-iba kasi yung level ng kasalanan, kaya nga, hindi madali. So, yun, gusto ko lang makita natin, ay kalooban ng Diyos yan. So, mahirap, hindi mahirap, masyadong hirap, hindi masyadong ano man yan, kailangan ating gawin. Amen? So, be willing to bear, hindi madali, pero yun ay kalooban ng Diyos. Eh, kalooban ng Diyos naman, hindi naman laging talaga madali. Amen? Katulad ngayon, sino na boring na? Ha? Astag, tagal naman. Dating Catholic kami, 20 minutes lang eh. Ano, tutunan mo? Kaya hindi sila niligtas dun eh. Ganun ang baptist, amen? Nire-review ko nga yung mga preaching natin, hindi ako sumalagpas sa isang oras eh. Yung iba talagang sakto yun. Pag hindi, dapat may time yun. Dapat isang oras. Okay? Makibuhat din kayo. Mag-aral, nagtuturo dito. Kaya nga tinuturoan para mag-aral kayo. Tinuturo ko, eh paano kung di nyo aralin? So, di bali wala yung ginawa ko. Amen? Magod na ako, ano pa? Sino dito yung hindi mapagpatawad na tao? Kaya wala nga amin. Basta di ko, hindi ko pinagbaran ng mga bakla eh. Hindi nga sila pinatawad ng Diyos eh. Hindi ako magmamarunong, mas magaling pa ako sa Diyos. Amen? Sinigurado ko muna yun at nabanggit ko nga sa inyo, mga kilala natin, talagang hindi tayo magbaback out dyan kasi nasa atin yung Bible. Sila, 1 Corinthians 6 lang, sablay pa. At natapos na natin yan, di ba? O, kaya hindi sila mala... Hindi yun... Isa lang, laging yun, yun at yun, yun at yun. Di ba? Eh tayo, dami, buong chapter. Judges 19, boom! Genesis 19, Romans 1, Jude, 2 Peter 3, buong chapter. Ang laban niya. Ayun, ba't napunta doon? Yan nga. So, tayo magpapatawad kung kapatid. Tayo magpapatawad. Eh, paano pag hindi repentant, pastor? Hindi, kapatid, ligtas, pero mayabang pa. Eh, patawarin mo siya for the sake na hindi ka, para makamove on ka. Pero obviously, hindi ka obligadong patawarin siya na magtiwala ka ulit. Handa niya yung distinction na yan. Okay? Kung na, inutangan ka, hindi nagbayad. Basta, hindi ako pinatawad, oh. Kasi hindi ako pinatutang ulit, eh. O kaya, ano bang mga ano? YouTube na naman naisip ko. Di ba, naalala niyo, ano? Yung trust, ano? Yung trust fall, ano yung trust fall? Subukan nga natin dito yan. Hindi. Sabi sa mga company, gano'n, gusto yun eh. Plus, Paul, ibig sabihin, hindi mo sila kita, magpapatihulog ka. Okay? Eh, nangyari din sa amin yung magkapatid dati. Magpipinsan. Hindi pala nakatingin, ganyan siya ng ganyan, no?
Putok ang ulo. Ito tayo napunta doon. Tayo napunta doon. Okay, so anyway. Ayun, yung pag may ginawang mali talaga. Okay, malaya kayo obviously na hindi na magpautang, hindi na magtiwala. Diba? Karapatan mo yun. At hindi mo hindi mo ipilitin. Wala, hindi ka naman magpatawad eh. Malinaw ba yun? Kasi iba, hindi na balance yung iba. Ang katotohanan ng iba talaga, whatever it is, kailangan patawarin mo siya. Totoo yun in a way. Okay? Kasi ka, pag nagsisinga, kaya yun ang yung mahirap ngayon. Paano manalaman kung nagsisi talaga? Yun ang mahirap. Okay? Kaya, dalawang party yung pinag-uusapan natin na pag ikaw in-offend, at ikaw yung naka-offend, eh magkapatid kayo. Paano yung re-restore yan? Ang hirap. So, kung di nyo kaya, ipagbigay nyo alam nyo sa pastor nyo na lang. Amen? Kung talagang concerned kayo, ngayon iba talaga hindi na umaabot dun eh. Matthew 18, parang yung Matthew 18, parang pinilis na sa Bible eh. Kasi ang hirap nga, para mas madali na siya, huwag na lang tayo magpansin ng forever. Oh, kaya nataka ka, simpleng, kahit sa company, gano'n yan eh. May simpleng task. Okay, gawin nyo to. Okay, soul winning. O kaya ano ba? Ano bang ginagawa natin kung mapalpak? Magluto ko natin, ganyan na lang. Magluto kayo, ha? Ano yung pagkain tayo? Okay, isa ba magdadala ng ganyan? Pag nagkaroon ng misunderstanding, simpleng bagay, hindi mangyayari. So sa atin, hindi pa ata nangyayari yun. Pero nangyayari yun. Dahil lang may alitan na hindi na-restore, ang consequence nun, matindi. Okay? Sa mga Baptist ngayon, yun ang uso. Yung simpleng bagay tayo, soul winning, hindi mapag-reconcile. Sa halip na magawa yung simpleng bagay, hindi nagagawa. Nakikinig pa ba? Kaya may gagawin tayo sa March 2. Bagay, puro ano yun, puro entertainment lang yun eh. More on, okay? Pero may kakaroon tayong devotion ha. Pinag-prepare ko na sina Chelsea, wala pala si Chelsea. Pero mag-prepare kayo ng mga games. Kasi baka mag-ano tayo dun, mag-titigan tayo dun. Ha? Kaya ako, obviously, focus ako sa nakong maliit. Ha? So kayo, parang masaya kayo. Ngayon ba tayo mga beach ball, man? Ngayon ang masaya din eh. Okay? Mag-ingat lang kayo, huwag kayong madulas, ha? Imagine mo yan, ha? Kung may alitang kayo tapos mayroon tayong event na ganyan, paano yun? Ang lungkot, di ba? Hindi ka mapapansinan. Gumastos pa tayo. So, hindi natin natapos mamayang hapon ay number 3, beware of deception, tsaka burden should be properly distributed. Maganda po kasi ito eh, para makuha natin. Kahit kayo, mga bata pa kayo, isa na sa mga dahilan, yung ibang tao, umaalis sa church. Alam nyo kung ano? Marami akong nakausap sa amin, ganun. Hindi lang pinapansin eh. Wala ka kwenta-kwenta, pero kung na-address yun ng maayos, maayos sana. Amen? Sa company, ganun. Ba't tayo na wala ng sales? Hindi gumaya, ba't di gumaya, nag-resign na yung isa? Simple yung bagay. Ba't ba nag-resign ng tao? Minsan sa ano lang, sa mga kasama, hindi ako ano eh, hindi ako ganyan eh. Milyon ang nawala dahil sa simpleng kalokohan nyo, di ba? So sa church, ganun din. Lalo tayo, may mga church na nakahati, walang kabagay-bagay. Ngayon mga ganun. Kaya mag-iingat tayo, men. Si Adam, di pa makaano eh. Focus ha. Aba, dalis ka na ba? Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat. Ipagpatuloy namin ang message mamaya. Kung dating message about restoration of the brethren, na totoong brethren, Panginoon, di madali. But I pray na makuha namin ito, Lord, dahil eventually kailangan namin gawin ito. At ito naman ay magiging blessing design pag na-restore ang mga kapatid. By experience, nakita namin, Panginoon, yung iba, kung tunay yan, magiging blessing lalo yan. At ito po yung makatulong din. And therefore, ganun din naman, darating sa amin yan. By the time na mangyari sa amin yan, nawa ay hindi kami katulad ng iba,
na mahiyang bumalik, kung ano man yan. Dahil nandun pala ang pagpapatawad, may programa pala sa restoration, ang church. At talaga naman, Panginoon, so I pray na kayo po yung mamuna sa amin, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Basbasan niyo pa aming pagkakainin. Salamat po sa naganda. In Jesus' name we pray. Amen.